Nakayaman yung cherry tomatoes. Ayan. Siyang kamay lang, oh. Okay. Ang bilis. Iwan po natin siya. Iwan Bito, Serbian! Yay! Ever wondered kung paano na-achieve ng paborito mong resto na maganda ang kulay ng veggies after maluto? Ang idol nating si Chef Boy ni-reveal na sa atin ang sikretong technique. Para gawing mas makulay ang plating ng dish, yan ay ang blanching. Blanch natin ang buo. Okay. Pero pag green, lagyan natin ng baking soda. Bakit po kailangan ng baking soda? Yes. Para green pa rin. Very good. Then dasitaw o baggy beans or spinach, kangkong, basta green. Yan. Very good. Diretso sa ice cold water, yes. Para? Para crunchy siya na hindi lamog. Ang secret natin ay baking soda. So, meron akong pinapakulong tubig dito. I will already mix my baking soda into the water pagkat habang kumukulong siya. I will try to dilute it. And then, pagpakaramdam nyo na dilute na yung baking soda into your boiling water, meron ako ditong broccoli. So, ilalagay ko na yung broccoli natin into the boiling water. So, we're gonna blanch. If you're gonna ask me, siguro okay na mag-blanch ng broccoli yung mga 5 minutes. Makikita nyo agad na sobrang galing ni Chef Boy kasi makikita niya na biglang mag-green yung color ng broccoli. Ang ganda-ganda niya tingnan. Ang kailangan yung next na i-prepare is this. I have ice tubig, guys. Ice tubig. Hindi, kailangan natin to para ilalagay natin dito yung broccoli so that you can stop the cooking process. So, there. Dunk it into the ice water para ma-retain nyo yung color, and apart from that, matigil yung cooking process ng broccoli natin kasi maging crunchy siya. So, here, I will set this aside muna kasi gagawin natin yung next step, which is, of course, kailangan natin siya i-stir-fry. So, ito na yung, yung ating cooking portion, and first, gigisa natin, yung ating onions. Ilagay tayo ng konting oil. You can put in your garlic. So, hayaan lang muna natin siyang mag-incorporate yung flavor niya sa oil. I have 3 Asian sauces here. Actually, condiments that you can use. This is a rice wine vinegar. Meron akong light soy sauce. So, tansya-tansya na lang, guys, kung ano yung gusto nyong flavor. Or kung gaano kadami yung egg noodles nyo, pwede nyo tansyahin kung ilan yung ilalagay nyo. Dito ako natuto eh. Dun sa sinabi ni Chef Boy dati na, Chynna, tansya-tansya. May confidence na ako dun sa egg. So, I'm gonna put in my light soy sauce. Throw in ko na rin syempre yung ating rice wine vinegar. So, anyway, dahil I have kids, though, of course, Kian and I are big fans of spicy food also, but I think for the Thai chili garlic, I'm gonna have to put a little bit only, tas baka i-adjust na lang namin ni Kian. So, now na nakikita ko na kumukulo na siya, I'll just lower the heat a little bit, and I'm gonna throw in yung ating blanched broccoli, and I'm gonna show you how beautifully green these are. Perfect, diba? Thank you, Chef Boy, dahil tinuruan mo kung paano mag-blanch ng sobrang gandang broccoli. And they're crunchy, too. Sarap, guys! Ngayon na nagkaroon ako ng mas maraming time sa bahay, mas marami akong natutunan na kumbaga recipes. And that's one of the things that I'm thankful for kasi hindi na ako masyado natatakot sa kusina. Alam niyo naman yan, before nung pagpasok ko sa idol sa kusina nung una, wala akong kaalam-alam. Pero dahil nga sa na-share sa akin ang life skills at saka mga kitchen techniques ni Chef Boy, grabe. Sobrang lifesaver siya nung bigla tayong na-lockdown. Kung hindi dahil sa'yo, Chef, hindi ko alam kung anong iluluto ko for the kids. Thank you. Tanggalin ko lang to. Off ko muna.
So, itong broccoli, I will set this aside. You can still use the same pan because the flavor is there. Ng sesame, ano siya, sesame noodles siya. Kailangan natin sesame oil, tapos meron akong leeks na chinop broccoli. Yun! O, diba? Meron akong egg noodles na prepare. And this is good for everyone in my family. So, toss it in with the sesame oil. After mo matoss in yung egg noodles, it's time to get our plate. So, eto na yung ating egg noodles. I'm gonna put this here in our plate. Lalagyan natin siya ng ating broccoli na prepare kanina. Then, syempre, it's always good to put some sauce in there para masarap. Tapos, ayusin ko yung plating kasi sabi ni Chef Poy, kailangan maganda ang presentation natin. So, we're almost done. Garnish na lang po at lalarga na ang ating broccoli sesame noodles. So, meron akong konting cilantro na ready. And, syempre, hindi to idol sa kusina kung hindi tayo mag ping ping ping. So, ping 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 ping. Yeah! Oh my gosh, namiss ko yung studio na. Pero ito na ang aking nicely done, Chynna. Ito ang ating broccoli and sesame noodles na recipe na hinanda ko para sa inyong lahat. I hope you guys try it and enjoy!